Pilipinas ang oras po, 6:37 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng bayan, si Attorney Rina Seco at ang panyera ng bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi, Pilipinas. Ito pa ang programang Dos Kumpanyeras. At kami po ang inyong mga nakakasama, ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ilang tulog na lang, Attorney Cam, at Pasko na. Grabe, yeah. Daming bumabate. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas everyone. Po sa inyong lahat. Today is Friday, Attorney Cam. Last Friday before Christmas. Yan. Kumusta po ang inyong mga natanggap? Nakatanggap na ba lahat ng 13th month pay? Kasi kung hindi pa, aba, i-ready na po. Kasi, Attorney Cam, dapat before the 24th. Kaya lang kasi Sunday. Wala, hindi naman banking day. Ang Sunday. So, supposedly today ang last day ng distribution. Unless papasok kayo ng weekend, tas doon ibibigay sa inyo ng kaya Christmas party nyo ng 24, tas doon ibibigay ang bonus. Pero napakaalanganin naman. Yes. Napaka-inconsiderate mong employer kung ibibigay mo ang 13th month pay ng 24 pa. Wala nang pagkakataon para mamili ang ating mga kababayan para sa kanilang Noche Buena. Kasi 24, napaka-traffic, lahat ay holiday rush, kumbaga, shopping rush. So, sana po ano, maibigay na ninyo. Or naibigay na ninyo. O kung hindi pa, ay sikapin niyo po maibigay na. Kung mabigay niyo man 24 talaga, wala na kayong chance. Hindi pang ano na lang siya, pang handa sa January. Pero alanganin kasi, iba kasi yung pag-celebrate ng Christmas. Yes. Dahil ang Pasko, yung kahit hindi mo masyadong ibongga big time yung ano yung New Year, pero yung Pasko, Attorney Cam, yun kasi ang Pasko mismo, ang sinasabing kapanganakan ni Jesu Cristo is the reason for our celebration. Dos kumpanyeras. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, oy, Jesus Christ, ang birthday mo sa January na lang ha kasi delayed yung 13th month pay. Walang ganun. So employers, please take note, no? Ihabol po ang 13th month pay ng ating mga manggagawa. Dos kumpanyeras. Anyway, dahil on Monday, that's December 25, that's a regular holiday. Non-working holiday. Pagkatapos on the 26th is a special non-working holiday. January 1 is a regular holiday. January 2 is wala pa pong deklarasyon, pero hopefully i-declare a special non-working holiday because that will be, you know, ito yung pagkakataon pa lang na uuwi mula sa mga probinsya ang ating mga kababayan, ano, galing sa pagbabakasyon, galing sa pag-spend ng time sa kanilang mga probinsya, sa kanilang pamilya sa probinsya. So sana ma-declare ito as special non-working holiday, no? Sana rin kung i-declare din lang, aga-agahan na para makapag-adjust din ang ating mga kababayan, especially may mga estudyante, Attorney Cam. Dos kumpanyeras. Ayan, pati po yung mga Christmas greetings nyo, babasahin po namin dahil this is the last, not really the last, but we'll still have on Monday. Basta wala lang tayo ng Saturday and Sunday. The regular broadcast ng Dos Kumpanyeras. Anyway, ngayon pong gabi, tatalakay natin yung computation ng holiday pay. Kaya pinaunahan ko na, Attorney Cam, yung mga holidays na darating. Kasi po, di ba, yung iba medyo naguguluhan pa rin sa paano ba yung computation ng holiday? Kailan ba ako dapat pumasok? Pag pumasok ba ako, magkano kaya yung additional? No, yung mga ganon. O kung halimbawa naman, pumatak ng rest day. O kaya naman, halimbawa, ikaw ay paid on a monthly basis or kada quincenas. Paano kung
pag ikaw ba hindi pumasok or pag ikaw ay pumasok, paano yung magiging computation mo, no? Magkakaroon ka ba ng dagdag o kaya hindi ka pumasok, paano mangyayari sa iyo? Entitled ka ba ba? Mm-hmm. Yan. At kasama ba ang mga holiday pay sa 13-month pay? Yeah. Ah, oh, another thing, no? Uh-huh. Yun bang computation ng inyong overtime pay na nagfa-fall sa rest day, sa holiday, special or non-working holiday, no? Paano ba ang magiging computation nito? Dos Kumpanieras. So saan ba binabase ang holiday pay? Ito ba ay base sa ating compensation o sa ating salary? Take note, magkaiba po ang ibig sabihin ng compensation at ng salary. Ayan, malalaman natin ang pinagkaiba niyang dalawang yan dahil magkaiba po yan pagdating sa amount. Ayan. Dos Kumpanieras. Bibigyan ko ng 500. Ay, ayoko. Muntik na ako mapasubo doon. Ha? Baka lahat, ano eh. Magbibigay sana ako 500 pesos eh. Parang malakas eh. Pero, sa dami ninyo, oh, baka hindi ko kayanin. Anyway, yan. Ano lang, kasiyahan na lang. Oh, tayo kayo na lang ngayon. Chillax oh. Lang. Isihan lang po natin dahil, ano naman, happy thoughts, happy Friday. Oh, yes. Ayan. So, paano nga ba pagka regular holiday, no, Attorney Cam? Mm-hmm. Wait muna. I-identify muna natin yung mga regular holiday. Yan. Ano ba yung mga regular holidays? Usually po mga regular holidays, ito po yung mga dine-declare ng Malacanang, no? Actually, ng batas. Meron ng existing na batas dito, yung regular holiday. Yes. Yan. Tapos nire-reiterate yan, no? Ito na po yung mga regular holidays na kung saan kapag pumasok ang empleyado o hindi pumasok, meron silang sahod. Diba? Yes. At kapag ka ipinasok, no? Times? Oh, two. Diba? Oh, halimbawa, ang sweldo mo ay 610, ay di times 2, di 1,240 ang sweldo mo sa araw na yon. Mm-hmm. No? So you get 200%. Eh, what if, no? Hindi ka pumasok. Mm-hmm. Mm. At tapos ikaw ay daily paid, daily wage earner. Ibig sabihin ba, hindi ka na makakasweldo sa araw na yon dahil hindi ka naman pumasok and it's a regular holiday. Ang sinasabi po ng batas, entitled ka pa rin sa kung ano yung sweldo mo sa araw dapat na yun. Bayad ka. Kahit hindi ka pumasok. Pero pag pumasok ka, aba syempre, double pay. Mm-hmm. Pero kung ito ay nag-fall sa special non-working holiday, magkaiba po ha. Dahil kung ang regular holiday ay entitled ka sa 100%, additional 100% kapag ka ikaw ay pumasok, kapag ka special non-working holiday, Attorney Cam, usually ito ay no work, no pay. So ibig sabihin, Attorney Cam, no, pag hindi ka pumasok, eh di wala kang bayad. Pero hindi ka AWOL, no? Dahil wala namang talagang trabaho that day. Mm-hmm. No, hindi ka considered absent dahil wala namang trabaho that day. Ito yung hindi ka pumasok, pero wala kang memo. Ayan. Dahil sarado din naman ang inyong opisina. Unless of course, no, eh, ikaw ay inutusan or dahil sa necessity ng inyong kumpanya para sa continuous na operasyon ng kumpanya, eh pinag-overtime ka o pinapasok ka ng inyong immediate supervisor, immediate boss, no, eh kailangan mong pumasok. No? Maliban na lamang kung meron kang tawag doon, valid na reason, nagkasakit ka, no? Pero kung hindi ka pumasok at ipinag-utos sa'yo na kailangan mong mag-OT, kailangan mong pumasok sa araw na ito, eh maaari kang maging liable for insubordination. Ayun. Dos Kumpanieras. Eh magkano naman ang dagdag sweldo kapag ka ikaw ay pumasok? Kapag ka special non-working holiday, Attorney Cam. Ito na yung ano, tres. Yan. Oh, 30%. Mm-hmm. Plus 30%. So, hindi siya 100%. Mm-hmm. Hindi na dodoble. Ayan. Yun. So, ang question, Attorney Cam, yung paano naman kung ikaw ay nag-render ng overtime in excess of the 8 hours na duty na regular na oras ng pagtatrabaho mo. Mm-hmm. Kapag ka regular holiday, eh, tapos halimbawa ay nag-fall pa sa iyong rest day. Eh pagkatapos, nag-OT ka pa. Grabe na yan, ha? Grabe. Ang tawag dyan, ano ha?
nangangailangan. Hindi, kasi may mga pagkakataon talaga na rush, no? Mm-hmm. Okay. So, Attorney Cam, OT. Mm-hmm. OT. Kapag halimbawa po, no, di naka-excess ka na, no, may 200% ka na dun sa regular holiday, mm-hmm, in excess of 8 hours, meron ka pang 30% of hourly rate, mm-hmm, on the said day. Yung 30% po, base dun sa iyong base dun sa holiday rate. Mm-hmm. So kung halimbawa 1,240 na, yung 30%, compute mo yun per hour, mm-hmm, magkano ang total sa 8 divided by 8 hours yung 1,240 divided by 8 hours. Tapos yung lumagpas ka ng 8 oras, ilang oras yun? Mm-hmm. Halimbawa naka-4 na oras ka, i-compute mo, Attorney Cam. Naku, ang hirap naman 1,240 divided by 8. Yan. Ayan, sige. Magkano? Ang 1,240 divided by 8 po, mahirap po kaya, mahirap po talaga. Sige. 155. Eh, naka-apat na oras ka. Oo. So, times 4. Yan. Eh, di meron kang 620. Oh, 620 plus 1,240. Ayan. Ang sasahuri mo ay 1,860. Yun ang sweldo mo kung ikaw ay lumagpas ng 4 na oras ng pagtatrabaho doon sa regular na 8 hours mo na ipinasok mo on a regular holiday. Dos kumpanieras. Oh, malaki yun, Attorney Cam. Siyempre kaya naman. Yung mga OT na yan, nagiging pangkabuhayan showcase. Showcase, tama. Pero again po, kapag sa mga mag-OT, again, kailangan po, ito po ay sanctioned by the management. Kayo po ay pinapasok at pinayagang mag-OT. Usually, ito ay backed by, mayroong supporting document. Yes. No? Authority to render overtime work. Kasi yung iba kasi, nag-OT lang, hindi napapaalam. O, yung iba kasi, hindi tinatrabaho sa oras ng trabaho talaga. Yes. Ay, i-OT ko ito. Oo. O, diba? Para ako ay mas malaki ang kita. Mm-hmm. No? Mali po yun. At ang management po, no, ang management ay, or ang HR, pwedeng sa i-disapprove, mm-hmm, no, kung walang prior authorization to render overtime. Yes. Kasi mamaya ginugulagan ninyo ang kumpanya. Dos kumpanieras. Anyway, Attorney Cam, before we pause for commercial, magbigay pugay muna tayo sa mga nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Magandang gabi po. Kenneth Arevalo nangunguna na sunod si Ma'am Irene Almodovar, nagpapa attendance din si Pancho Sabordo Jr. and Apolinario Castillo, Eduardo Narvaez, Eva Duques, at syempre Boboy Pertos dyan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Attorney Cam. Ito na si Arnold Load, present daw po sa may Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Jerry Sumagaysay sa Taguig City. Si Presi Hoson dyan po sa may San Fernando, Pampanga. Magandang gabi po. At si Diwani Art Ved. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Si Ma'am Grace Recta na Imbag Arabi, Madam. Gayun din kay Rudy Palma, si Al Sarmiento, and si Tess Valle. Tama ba ako? Vale ba? Malabo mata ko. Si Federico Bagisi, Moonbeats. Gayun din si Joby Barbecho, Wilson Aldea Jr., at Eli Abanto, Roxanne Costo, at Magdalena Markin Algari Serrad, and si Joseph Villamor. Michael Manalo, magandang gabi po. Joe Art Mandagi Tones at si Henry Escalante Dolohan. Magandang gabi po. At sa ating nanonood sa DZRHTV 4K live stream, aba, nandyan po si na Ador Cortez dyan sa may Kalumpit, Bulacan. Pancho Sabordo Jr., Rolly Duque dyan sa Alberta, Canada. At si Aunt Peter May. Aunt May sa Hong Kong. At magbabalik pa pa ang programang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala, Ate Lily Baradi and Ate Ching Elag at mga taga Marinduque, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi rin po kaya Sir Luding Bungaling sa Candelaria, Quezon, and of course magandang gabi kay Mama Sita dyan sa May Olongapo City. At magbabalik pa ang programang Dos Kumpanyeras. Ilan po muna mga paalala, kami pa rin po ang inyong nakakasama ngayong gabi, ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanieras. Nagbabalik pa ang programang Dos Kumpanieras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam,
Cherry Ladami Molina. At tinatalakay po natin ano, yung computation ng holiday pay. Actually, balikan ko lang, ano, may tatlo pong uri ng holidays, no, dito sa Pilipinas. One is regular holiday, which is the additional na bali 200% kapag ipinasok mo. Pero kahit hindi ka pumasok, may sweldo ka. Yes. No? Yung matatanggap kong sweldo, kung regular na sweldo mo. Mm-hmm. That is, of course, sa condition na day before that holiday, at na, yung working day before that holiday, pumasok ka. Correct. Or kung hindi ka man pumasok, naka-leave with pay. Kasi kung absent ka, AWOL ka, that day, yung working day before that, hindi ka tatanggap because the presumption is hindi ka rin papasok. Mm-hmm. Yun. So, make sure na bago ang holiday, kung ikaw ay absent, ay leave with pay. Kung ito ay leave without pay, ay wala ka rin matatanggap, no? So, make sure na maayos ang inyong pagpapaalam sa inyong opisina. Dos kumpanyeras. Ayun, kamalas-malasan, mai-enjoy mo na sana eh, no? Oo, kala mo, Nag-vacation ka, sitting pretty, meron ka sanang sweldo, ay kaya lang nag-absent ka before that, no? Dahil tinamad kang pumasok or nakalimutan mo mag-file ng leave. So, sorry ka na lang, no? Hindi mo mai-enjoy ang sweldo na nakasitting pretty ka. Eh, Attorney Cam, no? What if naman, no? Ikaw ay, it's a regular holiday, nag-fall on the rest day. So, magkano ba yung rest day dapat, no? Mm-hmm. Siyempre, meron kang tatanggapin na additional na 30%. Yung OT naman, ay yung OT kapag ka, ang tawag doon, kapag ka regular holiday, ito ay 30%. Kasi kung regular OT, 25% lang. No? Mas malaki ang OT kapag ka regular holiday, no? So, yun po ang sinasabi. Pwede po ninyong basahin mula Article 91, 93, 94 dyan sa ating Labor Code. Ayan. Yan po ang inyong kodigo. Yan na po ang ating kodigo. Dos kumpanyeras. Ayun. So, habang syempre, pinapapasok ka ng binabandato ng batas na ikaw ay dapat ay nagpapahinga, so, kinocompensate din naman ng batas. Mm-hmm. Syempre, binabayaran din mm-hmm. naman. Mm-hmm. Alam mo nga, sa Pilipinas, parang onti pa lang yung ating mga declared na holidays. Sa ibang bansa, parang medyo mas marami din mm-hmm. silang mga declared na holidays. Meron pa nga ano, tinatawag na sa mga ibang kumpanya, ha, not necessarily regular holiday. Meron silang mental health day. Wala pa tayo nun. Wala pa tayo nun. Mm-hmm. Sa mga ibang kumpanya, meron na sila one day uh-huh. na paid, na hindi sila papasok. Yes. Tapos, sa ibang bansa, meron namang 6 months na... ang tawag doon, 6 months ang kanilang maternity leave. Uh-huh. O, diba? Sa atin kasi 3.5 months. Oo, pero nakakatakot din yun para sa mga employers, diba? Uh-huh. Kasi lalo na doon sa mga hindi naman kumikita ng kalakihan. Uh-huh. No? Yung iba nga, namimiligro pa. Tapos, nagbabayad kahit pa walang empleyado. Mm-hmm. O pagkatapos kailangan kumuha ng reliever. Mm-hmm. O diba? Yung so, mga, medyo mahirap din mm-hmm. yun. Yung mga bansa nagbibigay ng mga ganitong incentives, ito yung mga medyo super bumababa ang population, mm-hmm. diba, Panyera? Mm-hmm. Dahil... In-encourage nila. Yes, ano? Na magkaroon pa. Aging ang population. Yes. Kasi paano mo susustentuhan yung mga aging population kung wala ka mga working force, diba, Panyera? Yun. Yun. Ito naman sa atin, napakarami na ng mga tao sa Pilipinas. May mga, pa tayo. Oo, may mga areas na nagiging factory na ng mga bata, mm-hmm. no? Pasensya na kayo, ha. Pero I think, no, bahagi po ng ating responsibilidad bilang magulang ay tiyakin nakakayanin nating buhayin at bigyan ng buhay na may dignidad at medyo maalwan naman, no, ang ating mga anak. Kaya importante pa din ang family planning. Dos kumpanyeras. Maipasok ko pa 'yun eh. nalusot pa, Panyera. Eh, paano naman, Attorney Cam? Special non-working holiday. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Additional 30% on regular pay. Ayun. Kapag ka pumasok naman sa rest day mo, you get 150%. Ayun. Yes. Dos kumpanyeras. By the way, yung mga special non-working holiday po ang tawag doon, both local and national. Kasi yung mga special non-working holiday, halimbawa, for example, dito sa atin, December 2, I think, no? Ninang Malo, December 2 ba ang Pasay Day? Hindi ko na matandaan. Yes, kung parang ako. Diba? So, ano pa yung mga special holiday, special non-working holiday?
hindi ko na special non-working holiday yung Ninoy Aquino Day, August 21, All Saints Day, November 1, mm-hmm. Immaculate Conception yung December 8, uh-huh. Chinese New Year, hindi ko alam kung kailan yun, Attorney Cam, depende kasi sa araw, sa kanilang calendar, no? Oo. Mm-hmm. Pagkatapos yung Black Saturday sa atin, mm-hmm. depende rin, itong Black Saturday depende din syempre sa calendar ng mga Katoliko. Yung All Souls Day, which is November 2, at Christmas Eve, which is December 24. Ayan. Eh, pero kasi, Attorney Cam, karamihan naman ay hindi talaga nagtatrabaho on the 24th. No? Ngayon, at least, because it falls on a Sunday. Monday kasi ngayon ang Pasko eh. Sa medyo ano, sana na fall ng gitna-gitna pa. Pero iba pa rin po kung halimbawa, no, pag sinasabi natin na special non-working holiday, tapos hindi ka pumasok at hindi ka babayaran. May mga ibang kumpanya po na minsan sa collective bargaining agreement, or policy nila, na kahit na hindi ka pumasok sa special non-working holiday, eh babayaran ka. So, depende po yan. Depende. So, importante na titingnan po ninyo yung company manual, yung policy ng inyong kumpanya. Pero generally po, ano, it's no work, no pay. Oo. Mm-hmm. Depende na lang yan sa generosity ng inyong kumpanya. Oo. So, no, again, ha, no work, no pay kapag ka special non-working holiday. Meron din naman tayong tinatawag na special working holiday. Eh, may pasok naman yan. Bakit din i-declare pang holiday? Mm-hmm. No, it's just to emphasize na itong araw na ito is special, pero magtatrabaho ko pa rin. Mm-hmm. Huwag kang tataman-taman. Correct. May trabaho ko pa rin. Kailangan mong pumasok. Pero, bilang paggunital, at as, ano ba yung mga special working holidays, Attorney Cam? Hindi ko alam eh kung kailan yung special working holiday na din i-declare. Eh. Basta regular holidays po, ito po yung mga prescribed ng presidential proclamation tsaka ng ating batas. Ang special non-working holidays, ito po yung generally declared ng executive orders passed by the president or even by the Congress. Or even ng mga local government units. Like Foundation Day. Yes. O kaya yung, limbawa sa amin sa Marinduque, Battle of Pulanglupa. Yan. O September 15 every year. O kaya ay tama ba ako, Kenneth Arevalo, September 15? O kaya naman ay ang tawag ba yung Foundation Day ng inyong probinsya o ng inyong syudad o munisipyo. So yun. Dos kumpanyeras. Ang tanong, Attorney Cam, pag monthly based employee, monthly paid employee at pumatak ng weekend, yung regular holiday, tapos wala kang pasok, are you still entitled to regular holiday pay? Ayun. Eh, tingnan mo yung company policy. No? Usually naman kasi, yung computation ng sweldo mo kung ikaw ay monthly paid, incorporated na doon yung mga holiday pay na hindi ka naman pumapasok. Nagkakaroon ka lang ng dagdag pagka ikaw ay pumasok. No? Pero kahit hindi ka pumasok, deemed included na yon doon sa binigay sa'yo ng monthly sweldo mo ng inyong kumpanya. Mm-hmm. Tsaka usually, panyera, di ba, pag mga weekend, ini-stretch nila, inilipat no, kapag na weekdays. Urong sulong. Ang question ngayon, Attorney Cam, what if iniurong ang holiday? No? Pagkatapos ikaw ay, iminove ang holiday, pero no, pumasok ka noong pagka-move. Pumasok ka on the day na iminove yung holiday. Paano yung magiging computation ng pay mo? Siyempre, dapat ito. Ako, I would like to think, ano, na it should be based on the holiday pay. Mm-hmm. I mean, based on rate ng holiday. Dapat, kasi ano, iminove eh. Pero pumasok pa din. Ito dapat ay para sa laging, ang interpretation in favor of the employee. Yes. Dos kumpanyeras. Raymond Dos, magandang gabi sa iyo. Gayun din kay Joselito Maligon dyan sa Small Island, dyan sa Guam. Magandang gabi po sa inyo. And Peter Albia. Attorney Cam? Ito sa may question na kung ang 13-month pay po, kasama po bang mga holiday pay, yung mga OT, ay hindi po kasali. So yung ano lang po, basic salary po, yun po ang computation. Mm-hmm. Hindi po kasali mga holiday pay, OT, tsaka yung mga night differential and yung mga ECOLA, yung mga yan. Yes. By the way, yun pong salary, ang pinagkaiba po ng
ng salary at compensation. Yung salary, pag sinabing salary, yung basic pay mo. Yung fixed amount na nandun sa kontrata mo. O, magkano ang daily mo? O, magkano ang monthly mo? 20,000. O, so, yun. Now, kung binibigyan ka ng allowances, other benefits, transportation allowance, meal allowance, ano pa ba? Internet allowance. Meron load allowance. Load allowance. Motor allowance. Ang daming allowance. Meron kang gas allowance. Yes. Yun ay yun at saka yung basic mo, yun ay tinatawag na compensation. So magkaiba sila. Compensation is basically yung total lang inyong natatanggap. No? Hindi mo yun sweldo. Yun yung pinakaiba lang sweldo at sahod. Alam ba doon? Yung sweldo mo, is your salary. Yung sahod mo, yung natatanggap mo, yun yung total. Ito yung compensation. Ibig sabihin, basic, including allowances and other benefits. So, yung compensation is bigger. Pero take note, ang basehan ng computation ng iyong 13th month pay ay hindi yung compensation, kundi yung iyong salary. And take note din po, maaaring mas mababa ang matanggap mo sa 13th month pay mo kahit ikaw ay 12 months kang pumasok, no? Sa buong taon ipinasok mo, pero ikaw pala ay nag-leave without pay. Say for example, 15 days kang nag-leave without pay, yun po ay syempre ang basehan ay yung salary mo for the entire year. So, pag tinotal yun, kasi nabawasan kasi leave without pay ka for 15 days and therefore, mas mababa yung matatanggap mo. Kesa dun sa sinasabing, kasi ito, 12, dapat kung magka 20,000 ang sweldo ko, dapat 20,000 din ang matanggap ko. Nag-leave without pay ka. So, mapabawas pa yun doon sa computation. Kasi yung natanggap mo, yung sweldo mo, divided by 12, yun ang matatanggap mo. Syempre, nabawasan na. Dos Compañeras. Okay, Attorney Cam. Magandang gabi po kay Cristeta Guerrero. Nagpapa-attendan siya. Si Paul Salvacion Jr. I love you mga attorneys and Merry Christmas. Merry Christmas po sa inyo. Ayan. Attorney Cam, next. Ito pa, batiin ko lang din po. Nakatutok sa atin si Luisa Buizer na taga Talavera. Magandang gabi po. And ganun din po kay Emily Ambal. Magandang gabi po. Ito question. Yung question pala doon sa kasali po ba ang allowance to compute sa salary of an employee? Ito yung question ito ni Bibi. Yan yung question niya. Anyway, so again, yung salary, yung basic pay mo, yung compensation, yung total including your allowances and other benefits. Paano naman po kapag ka piece rate or per dozen ang sahuran every week po ang sahod namin? Parang normal lang yung pasok, pero ma'am, sobra naman po sa minimum na 8 hours ang trabaho namin. So, paano daw yun, Attorney Cam? Are you entitled to overtime pay kasi lagpas ng 8 hours? Dos Compañeras. Kapag ka piece rate, you are paid on a piece basis, piece rate workers, ibig sabihin kung ilan lang ang natapos mo. So regardless, wala pong pakialam dito, wala na pong sa Bisaya pa, way labot kung pila ka oras ang iyong gitrabaho. Ibig sabihin, walang kinalaman yung haba ng iyong pagtatrabaho dahil ang binabayaran sa'yo ay kung ilan ang natapos mo, hindi kung ilang oras ang ginawa mo. Kasi kung ang magiging basehan niyan ay kung ilang oras na ginawa, paano kung yung pang isang oras na trabaho, ginawa mo siyang limang oras, di ba? Para lang, you know, to extend by time and earn more. So, kung per piece, di gagalingan mo sa pahaba, padamihan ng magagawa mo in a shorter period of time. So, kapag ka po piece rate, so ibig sabihin, walang OT. Kahit pa 24/7 kayo nagtatrabaho, kung yun lang number ng yung na-produce ninyo, yun lang po ang magiging basehan. Yes. Yan. Sabi naman dito, ako po ay may maliit na negosyo, no? May mga tauhan po ko, 3. Required po ba ako magbayad ng holiday pay? Okay. Hindi po lahat ng empleyado ay, or yung mga employer, ay dapat magbigay ng holiday pay. Ang tanong kasi, ano ba yung negosyo mo? Kasi ayon po sa labor code, in-exclude po dito yung mga workers sa mga retail and service establishment. For example, no, ikaw ay yung mga barbershop, ganyan. Uh-huh. So, kung halimbawa less than 10
you are not required to pay holiday pay. So other than that po, ano, meron pang mga exempt from yung mga holiday pay, from payment of holiday pay, yung government employees, hindi kayo entitled, personal driver and kasambahay, no? Managers na yung compensation package, kasi deemed doon sa compensation package ng mga managers, no, ay deemed incorporated na yun. Pero kung halimbawang generous ka naman, wala naman nagpipigil sa'yo na magbigay din. Kung generous ka, di okay. And of course, syempre, binanggit na ni Attorney Cam yung mga employees na hindi tataas sa 10. Pero take note po, ano, halimbawa, itong store na ito, group of stores, kumbaga. Group of stores, no? Maraming chain. Franchise. Hindi ba franchise, pero maraming, Meron akong branch. Branch. Thank may you branch for the ako term. Sa, ano, Pasay. May branch din ako sa Makati. Eh, 6 sa Makati. Hindi, gawin na nating, ano, 9 sa Makati. 3 sa, 5 sa Pasay. 5 sa Caloocan. Ito total po yung number doon sa lahat ng mga stores na yun. Hindi doon sa iisang store lang. Therefore, hindi po exempt from payment of holiday pay. Kailangan niyang magbayad. Yes, oo. So, hindi po pwedeng gawin, tatlo, ano lang kami, hindi pa kami lalagpas, 10 lang kami dito, diba? So, hindi po yun. Kasi yun ay sinisircumvent or pinapaikutan ang batas, no? Dos compañeras. Ayan, Bert O, magandang gabi sa'yo. So, again po, ha, yung mga personal drivers, gayon din yung government workers, mga employees na hindi tataas sa 10, and pati kasama din dito yung purely commission basis, Attorney Cam, hindi sila entitled sa holiday pay. Ayan. Now, ito, may question pa dito. Ito, si Attorney Cam, basa ka nga dyan. Nang ano, Banyera? Halimbawa, ito si Maricar. Magandang gabi po. Isa po akong empleyado na paid on a monthly basis daw. Sabi po ng HR namin. Pero hindi daw po kami entitled sa regular holiday pay kapag pumatak ng weekend ito. Wala naman po kami sa category ng mga exempted sa holiday pay. Nakalagay lang po sa contract na semi-monthly and bibigyan ng sahod. Ayan. Dos compañeras. Again, titingnan po ninyo paano po ba yung computation na ginagawa ng inyong kumpanya? Kasi usually, kapag ka po nagbigay ng sweldo or nag-compute ng sweldo ang HR kapag binigyan kayo ng sa time of engagement, ano, kinukonsider na po sa computation yung mga holidays at saka yung weekend. So deemed kasama na po yun. And tinitingnan po ilang working days ba meron sa isang buwan, usually ganun kasi tinitingnan din ito for computation of yung other benefits, no? So titingnan po ninyo kasama na po ba ito. Basta kung titingnan ninyo sa inyong iko-compute nyo, hindi kayo bababa sa minimum wage, no? Kung isinama mo yung mga days na yon, abay tama yung computation ng HR o ng accounting ninyo. Pero pag kinumpute nyo tapos lumalabas ba below minimum ako, may problema po kayo. Ayan. Yes. Eto naman po niya, sabi niya, attorney, kailangan daw po na may pumasok sa office namin as skeletal workforce. Last year po, nag-duty po ako nung Christmas break. Ngayon po, ako na naman po ngayong holiday. Parang meron pong holiday discrimination. Pwede po ba ako magsabi na iba naman po para kasing may favoritism. Okay. Mm-hmm. Pag sinasabi po nating holiday discrimination, ano, we're talking about pag discrimination, ang grounds po nito ay gender, civil status, family status, sexual orientation, religion, age, disability or race. So, kung halimbawa no na ano, pwede mo naman kausapin. Like for example, yung visor mo or yung manager mo na last year po ako po yung naging baka nakalimutan lang naman panyera, no? Kasi kung in case na ikaw ay nadi-discriminate diyan sa holiday discrimination, pwede kang magreklamo. Pero titingnan mo din ha, meron bang ibang empleyado na kayang gumawa ng trabaho mo? Baka naman, no? Ikaw lang ang may kakayanan na gumawa ng trabaho na 'yon. Mm-hmm. Kasi 'di ba, kanya-kanya tayo ng role sa buhay, kanya-kanya tayo ng role sa kumpanya. So ibig sabihin, kung halimbawa ay ikaw lang ang tao, ganun kakaimportante, no? Ikaw lang ang tao na merong ganung kakayahan na i-perform ito kahit pa holiday.
at walang pwedeng humalili sa iyo, ay hindi yun matatawag na discrimination. Correct. Dahil ikaw ang may responsibilidad noon. Hindi mo naman pwede itong ipasa sa taong walang kamalayan doon sa trabaho na ginagawa mo. Walang kaalaman. O, walang kaalaman. No? Ay, halimbawa, ano ba? Ikaw ay troubleshooter. O, ikaw lang ang troubleshooter sa inyong kumpanya. Eh, alam nga namang papasukin mo si utility worker, hindi ba? O yun. So, baka naman ikaw ay eksperto. Yan. Dos kumpanieras. Pero kung hindi, eh baka posible din yun. So, all you need to do is kausapin ang management or ang boss mo. Ayan. Baka sabi mong boss, ikaw na lang. Di ba? Baka pwede mo ipasa sa boss mo. Dos kumpanieras. Okay, may tanong lang po, counted ba yung hindi pagpasok ng non-working holiday sa absent? Oh, syempre hindi, no? Non-working nga eh, ibig sabihin sarado ang kumpanya mo or kumbaga usually skeletal force kapag ka-holiday. No, pareho dito sa ating kumpanya, Attorney Cam. So, ang Manila Broadcasting Company po ay binubuo ng broadcast and of course yung mga support staff, kasama dyan ang legal, kasama dyan ang ano ba yung mga support, accounting and all. So, yung mga accounting, nasa accounting department, yung nasa legal, eh, hindi po pumapasok kapag ka I mean, kapag ka-holiday, no? Unless of course merong in case of emergency, but I don't see any reason kung bakit magkaka-emergency sa legal on a holiday. Pero itong nasa newsroom, dahil 24/7 ang operasyon ng Manila Broadcasting, especially ng DZRH, sila po yung skeletal force na kailangan nandito by hook or by crook 24/7. Na of course shifting po sila. Ayan. Okay. Ayan, magko-commercial yata tayo, Panyera. Mm-hmm. May question mamaya si Kenneth Arceo Villarosa Arceo. Sasagutin natin yan sa ating pong pagbabalik. Attorney Cam, yung mga pahabol ng greetings, babalikan natin mamaya. Kami pa rin po inyong mga nakakasama ngayong December 22nd. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Babalik pa ang programang Dos Kumpanyeras on the 22nd of December. Kami po inyong mga nakakasama. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At pinag-uusapan ho natin tungkol sa holiday pay. Kanina, Attorney Cam nabanggit. May nagtatanong kasi, ma'am, pakiklaro nga po kung 30% o 60% kapag yung nag-rest, na yung nag-fall ang regular holiday sa rest day. 30% po, nung total na 200%. So in essence, para siyang 260. Mm-hmm. Ang sinasabi kong 30% based on dalawa na. Mm-hmm. So hindi ko sinabi na doon lang sa 100%. Yes. So it's in essence, kumbaga, kung ito total mo talaga is 260. 60. Ang sinasabi kong plus 30% of the 200. Yes. So pareho lang sila ng resulta. 'Yon. Mm-hmm. So nililinaw ko lang 'yon. Yan. So pareho lang po 'yon. May nagtanong dito, bakit po kaya mga call center agents ay mas malalaki ang mga salary? Ayan. Depende po kasi yung mga call center agents, again, mas ang kung daan nagkakamali yung mga sahod niyan, dolyar. Kung halimbawa ang mga kinikater nila, yung mga BPOs po, no, ay nasa ibang bansa yung kanilang mga employers. Pero difference is that kasi meron din nang tinatawag na night differential. Mm-hmm. So yung night differential po, pag pumasok ka ng 6 p.m. to 6 a.m., meron kang at least 10% per each hour na dagdag. Mm-hmm. So medyo may kalakihan din yun, mm-hmm, Panyera. Yung night shift differential is mula 10 o'clock in the evening hanggang hindi ba 6 p.m. to 6 a.m.? No. Hindi ba? Hindi 6 p.m. Parang 10 o'clock to 6 a.m. Pag di, ang alam ko, pag government service, 10 p.m. to 6 a.m. Tama ba? Pag private, 6 p.m. to 6 a.m. I-double check nga. Kasi nga. Coverage of night shift differential. Yes. Tingnan mo nga, coverage. Para sigurado tayo. Oo nga, ayan. Basta at least 10% yan, ha? Nakita mo na, Panyera? Kahanapin mo. Ito kasi lumabas sa akin eh. I-double check mo, Attorney Cam. Yes. Before, ang alam ko, 10 o'clock hanggang 6 o'clock in the morning. Ito, sabi dito sa sa labor law, PH. 6 p.m. to 6 a.m. Ayan. 6 p.m.? Mm-hmm. Really? The following day for those in government service naman, between 10 p.m. to 6 a.m. Ah, yeah. So magkaiba sa government, magkaiba sa tama. Private. Pag government, I stand
corrected. Tama yun si Panyera. 6 p.m. to 6 a.m. sa government. And then pag private, ayan, 10 p.m. to 6 a.m. So dalawa po pala siya. Okay. So yun. Thank you, Panyera. Ayan. A night shift differential pay in the Philippines. Yes. Okay. Tama yung Panyera. 6 p.m. to 6 a.m. government service. 10 p.m. to 6 a.m. dun sa mga private sector. Okay. Wala po kasi kaming night differential ni Panyera. Hindi kami nag-i-enjoy ng mga... Kahit po holiday pay, wala po kami noon. Correct. Wala rin po kaming overtime wala pay. Rin kaming OT. So, ano kami? Nga. Dos kumpanieras. Okay, Attorney Cam. Paano daw? Kailan daw pa pwede mag-emergency overtime work? Emergency overtime work. Ay, syempre, kapag ka po, yung mga nasa gobyerno, Attorney Cam, no? Kapag ka, alimawa, panahon... ito na lang sa pag-asa no? Kapag may bagyo, may kalamidad, aba automatic 'yon, no? Emergency ano 'yan, emergency overtime work. O kaya naman kung sa mga pribadong kumpanya, halimbawa po ay nawala yung kulang kayo sa workforce, no? Eh kailangan na mag-render ng overtime work yung isang available o kung sino mang available na kayang gawin yung ganoong trabaho. Yes. 'Yan. Halimbawa to prevent loss of life or kung ano man para sa continuous operation ng kumpanya. Ayan. Eto, may tanong. Ang mga kasambahay po ba ay may OT din at saka night differential? Ayan. So, ang mga kasambahay po ay walang OT at saka night differential. Ang sinasabi po ng batas, basta meron po silang at least 8 hours na pahinga. Ayan. At dire-diretso din po. Kasi usually, ang mga kasambahay natin, di ba, Panyera, hanggang kahit mga 6 or 7, di ba, pag dinner time, so sila po ay tumutulong para sa... kanilang serbisyo doon sa kanilang mga hindi masyadong stricto pero yes. ang stricto po ang batas dapat ay meron silang 8 hours yes. na pahinga. Oo, yun po ang mandatory ng pahinga para sa mga kasambahay. Yes. Kumpanieras. Ayan. Meron lang ito iba kasi si Kenneth Villaro sa Arceo. Inconsistent naman sa pakikinig. So isinisingit niya ngayon tungkol sa buyback. No? Okay. Yung buyback, for example, bumili daw siya ng lupa. Pinamili daw niya ng lupa. Oh, bongga big time. Mm-hmm. Pinamili. Parang nag-grocery lang. Ilang parcela ba ng lupa? Yan. Okay. Pinamili niya ng lupa ang kanyang mga relatives. So, Attorney Cam, bibilhan ka din Kenneth Villarosa Arceo ng lupa dahil pinamimili niya ng lupa ang kanyang mga kaanak. At meron daw buyback. At kung mag-asawa daw siya, pwede daw bang bilhin ng asawa niya mag-participate ang asawa niya sa buyback. Kung ikaw ay mamatay, yung tagapagmana mo, yun ang mag-exercise ng buyback provided nasa period na sinasabi sa inyong agreement. Say for example, ito yung tinatawag na pacto de retro sale. Ibig sabihin, right to repurchase, no? Doon halimbawa sinasabi sa agreement ninyo na bago ibenta ang property sa iba, may karapatan ako na bilhin ito, may option ako na bilhin ulit ito within, say for example, 10 years. Mm-hmm. Pag lumagpas yung 10 years at hindi mo in-exercise yung buyback, ibig sabihin wala ka ng karapatan na bilhin pa ito. Ngayon, halimbawa, namatay ka bago ang 10th year, meron kang asawa, meron ka anak, meron kang tagapagmana, any of your heirs can exercise the right to repurchase the property or the right to buy back or yung option yung pacto de retro sale, no? Pero kung halimbawa hindi nila in-exercise ay wala pa din. So you can only exercise within the period prescribed or agreed upon yung mga tagapagmana mo including yung asawa pwede mag-exercise kapag ka ikaw ay nategi na. Ayan. Dos kumpanieras. Attorney Cam, bumatiin mo na ang mga dapat batiin dahil magpapaalam na tayo. Oo, batiin ko lang po sila. Papa Will, Nanay Jovita, Nanay Connie Vista ng Viracatanduanes. Magandang gabi at sa mga taga Sitio Araneo dyan sa may Marcos, Ilocos Norte. Magandang gabi po. Mm-hmm. And of course, yung ating mga kababayan dyan, si Bayani Carriaga. Okay. Hindi ko alam kung ano yung SRI Attorney Cam, so may question siya. So, hahanapan ho namin yan ng kasagutan. Magandang gabi, Gemaline Nabos Cruzado dyan sa Torrijos, Marinduque. Gayun din si J. Lance Mercado, Mami Belen Rivera, Daniel Laguno, and maraming iba pa. Hindi ko na nabasa yung iba, Attorney Cam. Anyway,
Magbabalik po kami on Monday, Christmas Day. Yes! Nakasama po ninyo ngayong gabi ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Cherry Ladami muli. At kami po ay parehong bumabati sa inyo ng Merry Merry Christmas and a Prosperous New Year. Mm-hmm. Pumunti ka na, Attorney Cam. Yun na, sabay na. Ano pa ba? Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras.